Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of the series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests like the civil service exam. And this video in particular is part of my series on math. Today we're talking about radicals. This is actually part 5 of the series on radicals. So if you haven't seen the first 4 parts, you can click right here sa taas. Para maintindihan niyo to kasi it's really hard for you, it may be hard for you to understand kung ano yung discuss ko in this video if you haven't seen those kasi ang lesson dito, it builds up, nag-increase tayo in difficulty, so please watch parts 1 to 4 first before watching this video. You can pause this video muna and go there. Alright, today we're going to talk about radicals and polynomials. So in this workbook, if you have a copy of workbook number 1, that is on page 11, ito yung mga radicals na meron ng letters sa loob. Merong mga y squared, merong x to the fifth, yung mga ganon. I just want to discuss kung ano yung gagawin ninyo in case merong mga polynomials or monomials sa loob ng inyong radicals. And in order for me to do that, I'm going to switch over to my PC. So sorry pala for my voice. Tuloy-tuloy na kasi ang turo ngayon kaya nawawala na yung boses ko, but I really wanted to keep teaching you for free kaya ito na tayo and we're talking right now. Shout out din sa Elevate Commonwealth Kids. I love you all, I miss you, and I hope to see you soon. So yeah, see you later. Okay, let's talk about radicals and polynomials. Again, if you haven't seen yung parts 1 to 4 ng radicals, yung simplifying, adding, subtracting, multiplying, and dividing, don't watch this first kasi the rules doon will apply to this as well. So kung hindi kayo marunong mag-add, you will not figure out kung paano nangyaring ganun yung sagot, okay? So, dito muna tayo. Sabi, square root of 180, x cubed y, yan ang isi-simplify natin. Now, what do you do? Again, ang thing that you have to understand is that when it comes to exponents, equivalent yan sa x times x times x. Now, anong ginagawa natin sa numbers sa radicals? Diba, pina-factor din natin siya? So, what you could do would be this. Okay, you have tatlong x, you have isang y, and then yung factor natin ng 180. So, you have 2 and 45. You have 9 and 5, and then yung 9 becomes 3 and 3, right? Yan yung factors natin ng 180. Again, ang goal is ilabas lahat ng pwedeng ilabas. And if you have 2 of a kind, may pares ka, lalabas sila ng payong. So yung 2, lalabas siya ng payong. You have 2. Yung 3, lalabas din siya ng payong kasi dalawa sila. So times 3. Yung 5, may iiwan sa loob, sa digit side. Okay, so you have 5 here. Dito naman sa case na to, dahil meron kang 1, 2, dalawang x, lalabas din siya sa payong. So, you have times x here. May maiiwan na isang x at saka isang y. Kasi walang kapares yung x na to at saka yung y na to. So, kukopihin lang natin siya. 5xy. I-multiply natin ang lahat ng nasa labas. So, we have 6x square root of 5xy. That becomes your answer. Again, same thing as multiplying na merong digits lang. Ilalabas mo lahat ng may kapares. Nagkataon, every time may exponent, iulit-ulitin yung letter na yon. So, kung kanyari ilang pares yon, yun din ang dami ng ilalabas mo. Okay? Now, try this for yourself. It's your turn. And then, hit pause and then see kung tama kayo. So, hit pause now. Alright, let's see if you got it right. Sabi, square root of 135x to the 5th, y cubed. What do you do? Again, same thing. In 135, you can factor this to 5 and you have 27. 7 becomes 3 and 9, 1927, and then you have 3 and 3. Tapos ka na dyan. You have limang x, 1, 2, 3, 4, 5. And then you have tatlong y, 1, 2, 3. I'm doing this visually para mas madali nyo maintindihan. Pero pag mas mabilis na kayo dito, basically, i-divide mo lang yung 5 sa 2. So, 5 divided by 2, right? We have 2, and then may remainder kang isa. Ibig sabihin, yung 2 pwede mong ilabas. Okay? So, dalawang 2x, and then may iiwan na x sa loob. Ganun lang ang concept niya. Pero para visually, mas maganda. Or kung naguguluhan kayo sa idea nito, may option kayo here. So, you have dito sa digit side, yung 5 walang kapares, so may iiwan siya. Yung 3 merong kapares, pero may isa pang sobra. Ibig sabihin, yung payong natin, merong lumabas na pares ng 3.
may iwan yung 5 at saka yung 3. So, 5 times 3. Dito naman, you have 1x, isa kang may isang x, meron pang isa. Okay, so may isa pang x. Tapos, may naiwan na x sa loob kasi wala siyang kapares, kopyahin natin siya sa loob. Sa y, dalawa, pwede natin ilabas. So, may isang y sa labas, may isang y na may iwan sa loob. I-multiply natin lahat ng nasa labas at lahat ng nasa loob. Lahat ng nasa labas, that is 3x squared y. Squared kasi dalawa yung x. And then here you have 15xy. That becomes your answer. I hope you got that right. Okay, if you didn't, try nyo uli. Okay? That is why ina-upload ko yung mga videos for free para pwede ninyong ulit-ulitin. Addition tayo. Again, same rules apply. Kung ano yung rule ng addition ng radicals, yun din ang rule pag mayroong mga letters. Treat yung letters as just another number. Okay, let's take a look. Ang first thing you do is simplify everything you can. Kung may pwede ka i-simplify, pwede mong baguhin yung sitwasyon. Pwede mong unahin yun. So, you have 3 times 4. This is 2 and 2. This is just x, so isa lang yan. Apat na y. Y. Again, ilalabas natin lahat ng pwede. May pares ka ng 2, ibig sabihin, maglalabas ka ng 2. Okay? Meron kang isang 3, maiwan siya sa loob. Sa x, wala siyang kapares, so maiwan yung x. Okay? Itong y, you have isang y, dalawang y. Ibig sabihin, y squared. Okay? So, the answer here is 2y squared times the square root of 3x. Ito yung ngayon. Ito. Okay? Now, what do you do next? Di ba sabi natin when it comes to adding radicals, same thing as adding polynomials. Yung first name, last name. Ang first name nitong una is 2y squared. So, 2y squared. Okay? At dahil pareho sila ng last name, which is 3, square root of 3x, pwede mo siyang i-add. Meron kang 1 dito sa 3x na yan. So, plus 1. Okay? 3x. That becomes your answer. Ngayon, in case na may numbers dyan or core digits lang yan, i-add mo nga talaga yung 1. Alright? So, that's your answer. Next. Paano pag ganito? I want you to try it for yourself. So, again, hit pause now. Alright, let's see how you did. Itong 4y cube, pwede natin hatiin. Yung 4 magiging 2 and 2. So, ibig sabihin, lalabas siya sa payong. Yung y, tatlong y yan. So, y. Yung dalawa, pwede mong ilabas kasi kapares. So, 2y times the square root of y. Ibig sabihin, pwede mo nang galawin. Pwede nang tapos na yan. Pwede mo nang galawin yung next. So, you have square root of 3y. Wala na tayong magagawa dyan kasi hindi naman na pwede i-factor yung 3. Minus 6 square root of 16y. Ngayon, 16, pwede natin hatiin sa 4 and 4, right? So, ibig sabihin, kahit na hindi mo na ibaba pa yan, dalawa na yung 4, ilalabas natin yung 4. Yung y, wala rin siyang kapares, mag-isa siya, so may iwan siya sa loob. Now, again, ang rule natin is, ikakombine mo lahat ng pare-pareho ng last name. In this case, dalawa ang pareho ng last name. You have this and this, kasi pareho silang square root of y ang last name. So, pagsasamahin natin sila, you have 2, y minus 4 times the square root of y plus square root of 3y. There. So, you have your answer. Okay? Multiplying, I'll demonstrate this first. Again, same rules apply. Okay? Ilalabas muna natin lahat na pwede na ilabas. I'm sorry, dito typo yan. Okay, palitan natin siya ng x para mas madaling tingnan. Okay, so 48x. Alright. Okay. So, negative is 45x. If we factor lang din natin, again, yung mga pwede natin ilabas. We have 5 and 9. 9 becomes 3 and 3. Lalabas natin yung 3, magiging negative 3 square root of 5x. Kasi yun yung naiwan sa loob. Yung x kasi walang kapares. Okay? Times, and then you have 4, square root of 48x. Factor lang din natin. You have 2 and 24. This is 2 and 12. This is 2 and 6, and you have 2 and 3. Okay? So, what do you do next? You just take out everything na may kapares. So, you have dalawang 2, which is going to be 4. Tapos, 3, and then maiwan yung x sa loob. Okay? Now, what do we do? Again,
watch the video first para maintindihan ninyo ha. Yung lahat na nasa labas, pwede mo nang pagsamahin. I-multiply mo na siya agad. Okay? Ibig sabihin, negative 3 times 4 is negative 12. Okay? After that, you can deal with those na nasa loob. Ngayon, ang nasa loob nito is you have 5 and x. Dito naman, you have 3 and x. Ngayon, may pwede pa ba tayong gawin? Again, ang mangyayari kasi if nag-multiply ka is basically, ipapasok mo silang lahat sa isang payong. 5x, 3x. At dahil meron ka na ngayong dalawang x dyan sa ilalim ng isang payong, pwede mo na rin ilabas yung x na yon. So, instead of negative 12 lang, magiging negative 12x and then maiiwan lahat nung walang kapalis, which is 5 and 3. So, negative 12x times the square root of 15. Okay? Now, it's your turn. Okay? I'm sorry, hindi pala your turn. This is division naman. So, I want to show you kung paano naman mag-divide. Okay? So, you have 2 square root of 55x squared over 6 square root of 20x. Again, ang rule natin when it comes to division, okay, parang lang 2 times 2 times 3, 2 times 3 times 3, kakancel natin lahat ng meron sa taas at meron din sa baba. Lahat ng nasa labas, sila ang magkakakancelan. Lahat ng nasa loob, sila rin ang magkakakancelan. So, ano ibig sabihin nun? You have 2 square root of 55x squared over 6 square root of 20x. What you could do would be, unahin natin yung mga nasa labas. So, yung 2 tsaka 6, kakancel natin yung 2, magiging 1, dividing both sides by 2. This becomes 3. And now, we can work on what's inside. Sa loob, meron kang 5 and 11. Dito naman sa 20, meron kang 5 and 4. Okay? Dahil merong 5 sa taas, meron 5 sa baba, pwede natin na siyang burahin. Maiiwan yung 4 and 11. Yan yung sa digit side. Doon naman sa x side, you have x here and another x kasi dalawa sila. Dito, you have just 1x. Okay? So again, dividivide natin, ika-cancel natin siya. Kung ano yung meron sa taas, na meron din sa baba, buburahin natin. Kung ano yung maiiwan sa taas, yun lang maiiwan. So you have, sa taas, maiiwan yung 11, square root of 11x. Wala na yung digit dito, na-cancel na. Sa ilalim naman, you have 3 square root of, okay? And then, since you have 4 here, okay? Ngayon, ang 4 na yan na iwan, galing doon sa 5 times 4. Pwede naman natin yung gawing 2 and 2, right? Ano ibig sabihin nun? Pwede natin ilabas siya, magiging 2. So, 3 times 2, and then yung naiiwan na, dahil wala na rin x dyan, okay? Na cancel na yan dun sa nasa taas, ang mangyayari would be, mawawala na itong radical sa ilalim. So, what you would have would be square root of 11x over 6. Alright? Again, ano ginawa lang natin? Kung ano yung meron sa taas, buburahin. Simplify, simplify lang tayo. Match, match lang. At dahil ang rule natin is, magbabago lang yung itsura kapag may radical sa ilalim. At in this case, wala namang natirang radical kasi perfect square naman yung 4 na ilabas natin siya. At yung x naman na nag-iisa ay na-cancel. Ito na yung magiging final nating sagot. Alright? So, 3 times 2 is 6. So the answer is square root of 11x over 6. Alright? Alright, I hope you learned something new today. If you did, click thumbs up. If you have friends who are also taking an exam, share this video to them. This is totally for free. If you are part of Team Laika Online, hi to all of you guys. There will be an exercise for you para regarding this lesson. And if you are not, there's still a free exercise down below. You can click on the links in the description box. That will bring you to a short quiz that you can answer for free. Thank you so much. And if you want to know as soon as a new video posts, don't forget to subscribe. And also, if you have any questions or American requests, or you want a copy of the workbook number 1 for yourself, you can go to www.facebook.com/teamlaika to reach out to me para malaman ninyo kung paano kayo makakakuha. Alright? I'm going to be in Samar in a few weeks, so February 25 and 26, 2017. If you are anywhere near that and gusto nyo maka-attend a review event, you can contact Apex Review Center. Their numbers are down below in the description box para makakita ko kayo doon. I'm excited to go there, so see you soon. Bye for now.